And what's up mga kabarini, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang topic tungkol sa mga opportunities po na naghihintay sa isang aeronautical student and graduate po. Disclaimer lang mga kabarini, no, na hindi naman po tayo expert syempre. Kaya yung mga information po na babanggitin natin or papag-uusapan natin sa video na to ay base lang po sa aking personal na idea, personal na rin na experience based sa knowledge syempre na nakalap ko. Again, sa pakikipag-usap po natin sa mga aero student as well as aeronautical graduate po na currently ay nasa aviation industry. And gusto ko pong i-share sa inyo dahil marami na rin po ang nagre-request sa atin na gumawa po ako ng video patungkol dito para na rin syempre mabigyan po ng ideas yung mga aeronautical student or graduate natin sa mga iba pang opportunities na meron sila or pwede nilang makuha or matake sa aviation industry. At yun na nga po mga ka-Bernie, so una sa listahan natin na maaaring iba po ay hindi gaanong familiar dito or maybe wala talagang idea na ang isang aeronautical graduate po ay pwedeng kumuha ng maintenance training program o yung MTP na tinatawag natin. So marami na po ako nagawang video dito sa Facebook at sa YouTube natin regarding nga po sa mga kakilala ko, sa mga na-meet ko na graduate po ng Bachelor of Science in Aeronautical Engineering. And sila nga po ay currently nagtitake or nag-undergo po ng tinatawag natin MTP. And yes po mga ka-Bernie, kung kayo po ay estudyante na kumukuha ng BS Aeronautical Engineering or graduate na po, pwede po kayong mag-apply sa mga MRO as MTP. Kalimitan naman po sa mga maintenance training program na in-offer po ay hindi lamang BS AMT or AMT related course yung hinahanap nila. Pwede kasing nakafocus siya sa avionics, pwede naka-focus sa mga AMT graduate or pwede rin pong a mixture of different courses. So kagaya nga po sa admin, sa A+, yung ACE program po ay binubuo ng AMT, ng avionics, pati na rin ng mga BS Aeronautical Engineering graduates. So kung kayo po ay kumukuha ngayon or graduate na nga po ng Aeronautical Engineering, ay pwede po kayo mag-apply sa mga maintenance training program, sa mga MRO po. Same requirements pa rin naman ang hahanapin sa inyo, nandyan po yung diploma, syempre yung transcript of records po, and kung meron kang mga certificates, syempre, galing sa yung previous experience, kung manggaling ka naman sa ibang trabaho, at hindi naman kaya, as you're on the job training. So, same process po sa pag-a-apply, okay, sa MTP, kagaya po ng mga AMT or mga avionics graduates. So, isa po yan sa mga opportunity na pwede mo pong i-take kapag ikaw ay graduate ng aeronautical engineering. Pangalawa mga ka-Bernie, sa mga opportunity na pwede mo pong i-take bilang isang aeronautical graduate is pwede ka rin syempreng magtrabaho as aircraft mechanic mismo. So nabanggit ko kanina, pwede kang mag-apply as maintenance training program. And of course, kung hindi ka naman mag-undergo ng MTP, pwede ka rin naman mag-apply directly as aircraft mechanic po. Although yes, aminin natin na may mga company na naghahanap talaga ng specific requirements related nga po syempre sa pagiging isang mekaniko. Kumbaga, dapat yung experience mo ay relevant doon sa airframe and power plant. Pero meron naman tayong tinatawag na mga entry-level position na kung saan pwede kahit na wala pang malawak na experience, kahit sabihin natin na halos kakagraduate lang, fresh graduate, pero kumbaga may knowledge, may idea, kasi lahat naman yan may tuturo through experience, syempre through training, ay pwede naman matutunan lahat ng bagay sa aviation industry. So, pangalawa po yan sa opportunity na pwede mo pong i-take as aeronautical graduate na mag-apply mismo as aircraft mechanic. Syempre, gaya ng sinabanggit ko kanina, sa mga entry-level position po tayo magsisimula. Gaya ng ibang mekaniko din, gaya ng mga bagong graduate po na mechanical or aircraft mechanic aspirant, syempre lahat naman magsisimula sa mababa o pinaka entry-level na position na meron po sa isang kumpanya. Pangatlo mga ka-Brainy, sa opportunity na pwede mong i-take po bilang isang aeronautical graduate, so, syempre, yung tinatawag natin na operation support. So ito yung mga hindi directly mismo sa operation, hindi ka man directly as aircraft mechanic, wala ka man mismo sa hangar, kung base maintenance yan, wala ka man mismo sa rampa, kung line maintenance yan, pero syempre kasama ka sa operation. So operation support yung tawag natin. Isa nga po dyan sa pinaka, kumbaga, malimit na pwedeng mapasukan ng isang aeronautical graduate is yung tinatawag natin na planning engineer. So, marami po akong kakilala, marami rin po akong mga nakausap before na graduate nga po ng aeronautical engineering na kung saan ay currently nagtatrabaho po as a maintenance planner o yung mga planning engineer po. So, pwedeng-pwede po tayo dyan dahil yun po yung klase ng trabaho
sa aviation industry, sa MRO, na talagang nangailangan ng kumbaga matinding detalye. So syempre, alam naman po natin na kapag tayo po ay nagtapos or kumukuha ng aeronautical engineering or may kinalaman sa engineering courses, eh, talagang into details po yan. Kaya isa rin po yan sa mga opportunities na pwede mo pong i-take bilang isang aeronautical graduate. So marami po. And of course, hindi na naman na laging aeronautical engineering graduate yung hinahanap nila as maintenance planner. Pwede rin naman syempre yung mga aircraft mechanic or other courses as long as you have syempre the relevant experience na kinakailangan po ng company para sa position na yun. So yan po mga kabayan, yung pangatlo po yan sa pwede mong i-take na opportunity as aeronautical graduate. Pang-apat mga ka-Bernie sa pwede mong i-take po ng opportunity bilang isang aeronautical graduate is of course, maging instructor. So gaya po natin, tayo po ay graduate ng BSIMT pero marami din po tayo mga nakilala, nakausap at currently ngayon po mga kasama namin sa A+ Technical Training Center or the ATTC po ni A+ na hindi naman po graduate ng BSIMT. So marami po akong mga senior na graduate ng avionics, may graduate po syempre ng electrical engineer, and meron pa po mechanical engineer, yung head po namin si Sir Hilga Charlin, kung di po ako nagkakamali, bago siya nag-join sa aviation industry ay graduate po siya ng mechanical engineer. So iba't ibang courses, pero kung nandun po sa iyo syempre yung passion na magturo, kung sa palagay mo ito yung something na gusto mong gawin, ito yung kumbaga path or journey na gusto mong tahakin sa aviation industry, then wala pong problema. Kung iisipin mo na baka hindi mo kayang magturo, hindi mo kayang mag-handle o humarap sa maraming tao, ako din naman po, nung nagsisimula po ako syempre bilang instructor ay talaga nandun pa rin yung kabahan. Even ngayon po, kinakabahan pa rin tayo. Pero as you kumbaga progress sa career na yan, syempre kasama dyan yung pag-aaral talaga. Kailangan malaman mo at aralin mo talaga yung subject na ituturo mo. And syempre, kumukuha ka ng mga knowledge mula sa katrabaho mo. So kumbaga, nade-develop na rin yung self-esteem mo para mas maging confident ka na humarap sa magiging estudyante mo, sa mga taong i-train mo. Bilang para talagang masabi kang isang ganap na facilitator. So yan naman po ay natututunan ng pag-aaralan na kailangan mo lang syempre is yung will, yung passion para gawin yung ganitong career po. So yan po mga kabayan ay pang-apat sa opportunities na pwede mong i-take bilang isang aeronautical graduate. Panglima mga kabayan, last but definitely not the least po sa mga opportunities na pwede mong i-take bilang isang aeronautical graduate is syempre kahit anong trabaho actually sa aviation industry. Kasi gaya ng madalas natin sinasabi at madalas din po natin narinig mula sa mga professionals na tayo lang naman yung naglilimita sa sarili natin. Yung iba kasi, hindi naman lahat, pero meron at meron talaga po, I'm sure, na mag-agree kayo na meron dyang mga graduates na dahil graduate ng specific course, ayaw tumahak ng ibang linya pansamantala. So gaya ng lagi ko nga pong ina-advise sa inyo mga kabayani, na kung ikaw halimbawa ay graduate ng AMT, it doesn't mean naman na dapat doon lang nakafocus yung career. Siyempre, gusto natin i-pursue yung career natin, pero ano nga po yung gagawin natin kung for the meantime ay walang ganung direct na opportunity related sa pagiging isang aircraft mechanic. So baka pwede mong gawing stepping stone yung ibang position, yung ibang career. So ganun din po siyempre, as a aeronautical engineering graduate, pwede ka pong mag-take ng iba't ibang position, entry level, okay? Iba't ibang position sa aviation industry. Kasi ang goal natin muna is makapasok syempre sa mga MRO, makapasok sa mga aviation industry, makapasok sa mga AOC. Kasi yan naman yung pinaka first step. Kapag nandun ka na sa loob, saka ka ngayon mag-explore ng mga iba't ibang opportunities, mag-explore ng iba't ibang position or ng iba't ibang path para talaga masabi natin na may pupursu mo kung ano man yung passion mo, ano man yung career na gusto mo out of your course na tinapos mo. So panglima po yan mga ka-Bainy, na maibibigay ko po sa inyong advice na pwede mong kunin, pwede mong tahakin bilang graduate nga po ng Aeronautical Engineering. Alright, so yun po mga ka-Bernie, no? Lima lang po yan sa mga possible opportunities po na pwede mong makuha or pwede mo pong i-take bilang graduate nga po ng Aeronautical Engineering. Again, napakarami po at napakalawak ng mga opportunities na meron po sa aviation industry. Marami po dito yung mga opportunities na hindi natin alam o hindi po nababanggit sa atin habang tayo po ay nasa kolehiyo. Pero kapag tayo po mismo ay nasa field na, tayo po ay mismo nakapasok na sa MR, doon natin ma-realize at malalaman na marami pa lang mga opportunities, marami pa pala mga position, marami pa pala mga trabaho na pwede kong gawin bilang AMT graduate, bilang avionics graduate, bilang aeronautical engineer graduate, or kung anumang pong course na natapos mo sa aviation industry. Again, it's a matter of ano lang talaga, decision, it's a matter of taking the risk, lakas ng loob, tiwala sa sarili syempre, and wag na wag kang kumbaga magkaroon ng alanganin or wag kang mag-alangan na humingin ng tulong sa mga kakilala mo, okay? Kumausap na iba't ibang tao para syempre mas duwangi pa yung knowledge na makukuha mo na magagamit mo rin kapag tinahak mo nga po kung anumang career
ang naghihintay sa iyo sa aviation industry. So yun po mga ka-Bernie, I hope nakatulong kahit papaano po ang video na to, nakapagbigay po ng konting ideas sa mga opportunities na pwede po natin i-take bilang aeronautical graduate. And please share this video po para marami tayong matulungan. And again, maraming salamat mga ka-Bernie sa walang sawang suporta po sa panonood sa ating mga videos dito sa ating YouTube and syempre po sa panonood na rin ng mga videos sa ating Facebook account at ganoon din po sa ating TikTok account, the same name, Ka-Bernie TV. Again, maraming salamat po mga sirs and ma'am. Ingat po tayo lagi. God bless us all and bye for now. We'll be right back.